Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. And for today's video nga po ay about sa pagre-repair ng mga nasirang clip holder or naputol na clip holder ng ating mga fairings. At dito nga sa ating gagawing basic repair ay gagamit tayo ng soldering iron upang magawa natin ng solusyon ang ating munting problema. Kung kaya't samahan niyo po ako at naway makatulong din ito sa maraming kapwa natin riders na mahilig mag-DIY sa kanilang mga motor. Napakahalaga na ang mga naputol na clip holder ay ating maibalik dahil ito ay nagiging sanhi kung kaya't ang ating mga fairings ay paminsan-minsan umiingay at kumakalog. At katulad nga ng nauna ko nabanggit ay kakailangan natin ng soldering iron upang mapagdikit natin ang naputol na plastic parts. Una, kailangan nating painitin ang soldering iron at kapag mainit na ito, ay tsaka natin gagamitin upang panghinang sa ating plastic parts. Madali lang ito mga boss, kailangan nating ibalik muna sa pwesto yung naputol na bahagi at dito na nating sisimulang ipagdikit gamit ang mainit na soldering iron. So gagawin natin, itututok lang natin yung tip ng ating soldering iron doon sa pinagputulan ng ating plastic parts o dito sa ating clip holder. So susoldahin lang natin yan mga bossing para nating wine-welding, no? At actually meron talagang ginagamit for plastic welding at subalit dito sa ating ginagawa ito po yung pinaka basic at pinaka available, no? Dahil yung pang plastic welding machine ay medyo may kamahalan at kung ito lang naman yung ating gagawing project at hindi rin siya ideal. So itong ginagawa natin mga bossing pinapakita ko sa inyo at ang pinaka basic na paraan at pinaka available na material. So yung soldering iron, kung wala kayo niyan, maaari naman kayong bumili. Halagang 150 pesos or minsan 100 pesos ay meron na kayong soldering iron. At pagkatapos natin ma-solder ang lahat ng joints ay kumuha naman tayo ng same material na plastic upang ulitin ang paghihinang. Subalit sa pagkakataong ito, lalagyan natin ng extra plastic yung joints upang mas kumapal ang ating dugtungan at lalo pa tumibay ang ating ginagawang repair. At ito na nga mga boss, natapos na natin yung ating ginawang repair. So ngayon ay papakita ko sa inyo at gagawa natin ng test. Titingnan natin kung talagang effective yung ating ginawa o kung mapapakinabangan ba talaga natin ito. So ngayon, hihilahin ko itong ating nilagay na clip, yung kanyang naputol na clip. So kung mapapansin nyo mga boss, inuuga natin yung naputol na clip. Medyo malakas na yung ating ginagawang pag-uga. Pati yung fairings mismo ay sumasama. Subalit, hindi napuputol o hindi nasisira yung ating ginawang repair. Makikita nyo mga boss na yung ating ginawang repair ay matibay, hindi siya agad natatanggal at maasahan natin siya na ito ay tatagal at ito nga, sinusubukan natin ulit na kung talagang kapit na kapit yung ating ginawang pagsusolda dito sa ating plastic material. At ganito rin po yung ginawa natin sa kabilang side, dalawa po yung naputol na ating plastic clip holder. At naway makatulong po sa inyo mga boss. At muli po ay hanggang dito na lang. At muli ay maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. At please subscribe po sa ating YouTube channel. At ride safe po palagi mga bossing.